Makakasama po natin ngayong gabi ang bagong tatag at 17th hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, si Police Director General Nicanor Bartolome, upang talakayin ang mga programa, mga proyekto at mga planong ipatutupad niya sa pamumuno sa Philippine National Police. Ako po si Police Senior Superintendent Noel Baraceros at kasama ko pa rin po ang aking kapartner, si Ms. Cathy San Gabriel. Magandang gabi sa iyo, Sir Noel. Tama ka dyan. At naging saksi po tayong lahat tatlong linggo ng nakararaan ng magkaroon ng change of command ceremonies dito mismo sa Campo Crame at kung saan binanggit ng ating bagong Chief PNP ang kanyang slogan na "Police ako, police niyo po." At gaya ng nabanggit ng aking partner, ay makakasama po natin ngayong gabi sa talakayan sa isyong police ang hepe ng Pambansang Pulisya, Police Director General Nicanor Bartolome. Magandang gabi po sa inyo, Sir. Magandang gabi. Magandang gabi, Cathy, Noel, magandang gabi sa inyo, magandang gabi po sa inyong lahat. General Bartolome, ilang linggo po, ilang buwan bago po kayo manungkulan sa Pambansang Pulisya ay sari-sari pong mga anomalies, ika nga, ang naging issue dito sa PNP. Paano nyo po i-handle ito sa inyong panunungkulan as PNP Chief? Cathy, siguro kinakailangan lamang nating tanggapin ito, alamin natin kung saan tayo nagkamali, and then we should make the necessary corrections. No? Hindi natin ito pwede ng talikuran or hanapan pa ng ibang dahilan upang hindi harapin. No? Mas mahalaga sa atin, tanggapin natin kung may pagkakamali, gawan natin ang paraan, iwasto natin lahat ng mga panuntunan. Sir, bago kayo na upo, limang hepe ng Pambansang Pulisya yung napagsilbihan nyo bilang takapagsalita ng PNP. Nakatulong ba o makakatulong po ba yung pagiging takapagsalita nyo sa inyong pamumuno ngayon sa Philippine National Police? Malaking bagay, Noel, ano? Kasi iba't ibang klase ang kanilang leadership at management style. At dahil ikaw ang takapagsalita, nationwide yung coverage mo. And therefore, ang sinasabi mo, yung nasa isip ng hepe at malimit, yung ugnayan ninyo ng iyong hepe ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang malaman kung ano yung tunay na nangyayari. No? You could have a good grasp of the situation. Although may ikli yung iba kasi mayroong hepe tiga-anim na buwan lamang, mayroong isang hepe isang taon, nakatulong mabuti sa akin ito from the 5 chiefs of the Philippine National Police ay nakakuha ako ng kahit konti-konti bawat isa kung paano gampanan ang pagiging hepe ng PNP. Isa rin po daw sa inyong balak, sa inyong panunungkulan bilang hepe ng Philippine National Police ay itong paglilinis sa imahe ng PNP. How do you plan to go about this? Cathy, alam mo, ang dapat na makita ng ating mga kababayan ay yung tunay, no? Yung tunay na pulis na nagsiservisyo. Sabi ko nga nung aking assumption speech ay nais kong makita ang isang pulis at the end of my term by 2013 na naibalik yung self-esteem. No? Kasi mapapansin natin medyo apektado tayo nitong mga nangyari ngayon. Kailangan maibalik yung self-respect, yung self-pride. Kapag ka ikaw ay isang pulis, nagtrabaho ka, kailangan very proud ka eh. Kasi pagka wala ito, yung sense of pride, baka yung performance mo hindi mo maibigay mabuti dahil kung minsan nag-aatubili ka, affected ka ng mga nangyari in the past, and therefore, mababago natin ito. Kailangan nating galingan uli yung performance ng pulis natin. Paano natin matutulungan? Pati yung enhancement ng mga skills nila ay dapat nating itaas ang antas. By doing this, our policemen will be competent. Pagka competent ang pulis natin, they will be for sure confident sa kanilang pagtatrabaho. Pag samasamahin mo ito, may self-esteem, may self-pride, competent and confident.
Tapos meron pa siyang yung serbisyong may pagkukusa na aking laging sinasabi sa mga pulis. Maibabalik po natin ang magandang imahe ng Philippine National Police. Talking about image, sir, meron din po kayong gustong i-implement itong pagiging physically fit nitong ating mga miyembro ng PNP, yung gusto nyo daw po na walang chan itong ating mga officers. Paano po natin isasagawa ito? Kathy, alam mo, dalawang bagay. Ano? Una, kailangang mapangalagaan natin yung health ng pulis natin. Pangalawa, dapat capable siya doon sa kanyang paggawa ng tungkulin. Now, itong dalawang ito, dapat nating maipasaisip sa ating mga pulis upang sila mismo ang mag-aalaga ng kanilang sarili. Yung pag-perform ng duty kapag ka ikaw ay physically fit, magagampanan mo ito nang walang pagdududa. Now, may konti lang tayong pagkakaiba ng konti doon sa mga previous na ginawa. Ngayon, body mass index tayo kasi ayaw nating mabigla yung mga pulis natin. Dahan-dahanin natin dahil hindi naman talaga makukuha ng mabilisan yan. At kailangan nating malaman yung edad. Ang edad kasi kung minsan nagpapabagal sa metabolism. Kahit gaano ka-regimented yung gagawin mo sa isang pulis, kung siya ay may edad na, medyo mabagal yung magiging reaction ng kanyang katawan at therefore, yung magiging result, yung epekto ng ginagawang regimen ay matagal din bago makita. So, we will base it sa age, we will base it even sa kanyang trabaho, magkakaiba yan. Kung ikaw talaga nasa field, ay mapipilitan kang maging physically fit. Doon sa iba naman, na iba ang linya ng trabaho, meron din tayong adjustments na gagawin dyan. Paano po, sir, yung mga hindi makakasunod dito sa mga guidelines na ito? Alam mo, ang basis natin dito ay yung physical fitness test. Kapag ka hindi mo naipasa yung physical fitness test because of your problem sa iyong health at saka doon sa physical capability mo, that will be a basis, no, for attrition. So, hindi yung mismong itsura mo eh ang makaka-apekto sa'yo, kung hindi yung performance mo sa pagpasa ng physical fitness test. Eh, paano mo maipapasa ang fitness test kung medyo malaki ka? Hindi ka makatakbo, bagsak ka na. Hindi ka makapush up, bagsak ka rin. Eh, paano pa yung sit-up? Kung medyo iba ang katawan mo, hugis ng katawan mo, hindi mo maipapasa ito. Sir, ang isang sinasabi nilang problema pa rin na kinakaharap ng ating pulis ay yung kakulangan ng ating mga kapulisan at pati na yung mga pasilidad sa mga equipment. Ang maganda, sir, yung sinabi ninyo na ang isang priority ninyo ay yung paglalagay ng isang pulis sa bawat barangay. Pwede pong malaman natin kung ano yung mga objective nito saka ano pa po yung ibang programang ipapatupad natin upang matugunan yung kakulangan ng ating kapulisan saka mga physical facilities nila, sir. Napansin ko kasi ito, Noel, nung ako ay mag-provincial director, ano, kung saan may mga krimen na nangyayari sa isang barangay na hindi na mo-monitor ng pulis at ng barangay mismo, yung barangay officials. Kaya ngayon, maglalagay tayo ng isang pulis bilang supervisor. Hindi naman siya kinakailangang doon tumira, hindi siya kinakailangang doon mag-detachment or mag-presinto, kung hindi siya ang may responsibility kung ano ang problema sa barangay na yon. Hindi lamang isa ang pwedeng hawakan ng isang pulis. Kasi kulang yung pulis natin. Baka tatlo hanggang limang barangays mako-cover ng isang pulis eh. At kinakailangan lamang laging nakikipag-usap sa mga barangay officials, laging makikipag-usap sa mga komunidad, at siya mismo ang mag-i-implement ng mga public safety services na plinano ng hepe. So parang kunduwit lamang siya between the police and the community. Yun ang mahalaga para merong talagang accountable, merong responsible na police bawat barangay. Ayan, Sir Noel, makakasama pa rin po natin ang ating hepe ng PNP sa pagbabalik po yan ng talakayan sa isyong pulis. Salamat sa iyo.
Nagbabalik po ang talakayan sa isyong pulis at kasama din po natin ang ating hepe ng pambansang pulisya, si Police Director General Nicanor Bartolome. Sir, natanong po natin kanina yung pagpupuno po ng ating mga equipment. Ano po yung programa ng inyong administrasyon upang mapunan yung mga pangangailangan ng ating mga kapulisan? Noel, meron tayong 2 billion pesos a year, no? Para doon sa ating capability enhancement program. Ibig sabihin, ito ay gagamitin natin pambili ng equipment. Gusto sana natin mapunuan lahat yung basic na pangangailangan ng police. For example, yung baril natin, kailan pa natin mapupunuan ito? Kung every year ay certain percent lang ang ating nabibili. Kasi maraming equipment ang binibigyan natin ng equal na pagtingin or halaga. Ang nais ko sana, for this year or hanggang next year, tapusin na natin yung problema ng baril para hindi tayo abutan ng 10 hanggang 15 taon para matapos natin yung problema ng baril, problema ng mobility, problema ng communication, and other scientific equipment. For example, this year and next year, bigyan na natin ng malaking porsyento yung para sa baril. Para by next year, pwede na nating sabihin, tapos na ang problema natin sa baril. Siyempre, next year, meron ding kasamang dagdag na equipment na pwede nating mabili pa. Siguro another 2 years, tapos na naman ang problema natin sa communication. Parang nais kong may specific tayong target na makumpleto. Instead of maliit na porsyento ngayon sa lahat ng ito, baka matapos natin 15 years bago natin masabing sa wakas, after 15 years, nakumpleto natin lahat. Ang gusto ko sana, every year, meron tayong masasabing nakumpleto. How about, sir, yung dun sa procurement system? Dahil alam po natin na dun nag-uugat itong mga kontrobersiya na lumabas kamakailan. Kathy, noong nag-umpisa ang problemang ito, si Director General Raul Bacalso ay nagbigay sa akin ng kautusan. Ako kasi ang chief ng directorial staff nung araw. Sabi niya, pamunuan ko yung pagkukonduct ng study upang mabago ang ating mga sistema. So nag-organize ako ng isang technical working group. At precisely, ito yung nagtrabaho. Pinag-aralang mabuti, ano bang mga loopholes, saan ba pwedeng improve. Natapos na, may draft na kami. Pina-finalize na lang namin ito and then we will have this circularized. No? Upang sa ganon, ito yung magsisilbing bagong, sabi nating Bible on our procurement system. Dito na tayo magbibase kung paano tayo makikipag-transact. No? Of course, very transparent. At makikitang mabuti kung paano natin gagamitin ang pondo. So ito yung resulta noong technical working group. How about, sir, yung fight against criminality? Ano po ang mga programang balak nyong i-implement? Ako ay naniniwala, Kathy, na kapag ka natanggal natin sa karsada ang mga criminal elements, mas makakatulog ng maayos ang ating mga kababayan. Ibig sabihin, nais kong ipa-inventaryo lahat ng mga warrants of arrest. Yung mga wanted persons ay kailangang mahuli at gagawa tayo ng programa upang ito ay maisakatuparan. Marami na kasing na-archive ng mga warrants of arrest. Pinag-aralan natin, from January to date, merong mga 2,000 mahigit na 4,000 yata na hindi pa halos na isi-serve. Bumalik tayo ng 5 taon lamang. Di ilan yun? 20,000 unserved warrants of arrest. So nais kong balikan lahat ito. Inventaryo natin, tignan nating mabuti, iserve natin, hulihin natin sila so that mababawasan yung mga criminal element sa mga karsada. Kasi paulit-ulit sila at sila din. For example, theft, robbery, sila at sila ang gumagawa niyan. Alisin mo sila sa karsada, mababawasan yung mga ganitong insidente. So, kasama ito dun sa 10-point program ko. Pag-serve ng mga warrants of arrest with emphasis on the topmost wanted.
Sir, ang pinaka-importanteng resource ng PNP, kasi public service po tayo, ay ang ating mga individual na kapulisan. At natutuwa po kami dahil sa 10-point agenda niyo po, kasi ikukonek ko lang po dun sa ginawa ni General Bacalso, yung Back to Basics program niya, na yung individual skills ay nagawa na natin. Ano naman po yung gagawin nyo? Kasi nabanggit nyo po na ang kasama dito yung enhancement and specialization skills, saka yung pagkandak po ng periodic performance evaluation. Oo, ganito yun, Noel. Ano? Ako'y naniniwala na tapos na tayo doon sa mga basics. Ano? Yung back to basics natin, palagay ko, ay nasatisfy na natin. Maraming panahon na nating ginagawa ang back to basics. Ngayon, palagay ko, it's about time to level up. No? Kailangan nating itaas yung antas ng ating kaalaman. We will develop competencies. We will enhance the skills of our personnel. We will specialize. Yun ang ibig sabihin ko dito. Kinakailangan, investigation, resource management, and even yung disaster response. Kailangan meron tayong mga skilled na mga personnel na nandiyan sa mga linyang, hindi lamang yan, pati yung iba na, dapat mag-specialize na. Kaya nga, meron tayong mga training na isasagawa na ang objective ay maitaas pa, no? Yung antas ng kaalaman ng isang pulis. Dahil sabi ko nga, kung competent ka, you will be very confident in the performance of your duty. Meron tayong ginagawa ngayon, halimbawa, parang eligibility. Before you can become a company commander or battalion commander of our maneuver units, ito yung public safety company, regional public safety battalion, kailangan tapusin mo yung kursong a tactical course to become a battalion commander and a company commander. Without this, hindi ka pwedeng maupo doon bilang battalion commander at bilang company commander. Ngayon, yung Women and Children Protection Desk na ating nailalagay sa bawat istasyon, kailangan din massive ang training natin dito so that yung investigation na ginagawa ng mga pulis natin ay at par doon sa mga standard ng iba't ibang pulis sa iba't ibang countries, di ba? Nag-level up na rin kasi yung mga sistema sa crime. And therefore, dapat natin itong maabot din. Cyber space na nga yata tayo, even sa paggawa ng crime. So, tatapatan po ng PNP yun. General Bartolome, kanina po dito sa skills enhancement and specialization na inyo nabanggit, isa dito sa aspeto ay yung search and rescue and disaster response. Alam po natin na kalalabas lang ng ating bansa nitong si Typhoon Pedring. Ano po ang assessment ninyo sa naging response ng pulisya? Sa ngayon, alam mo, Kathy, I can be proud in saying na mas handa yung mga pulis natin. Yung experience natin doon sa Undoy at yung isa, Piping ba yun? Ano? Ito'y nagbigay sa atin ng inspiration para pag-ibayuhin pa yung ating kaalaman. Ito yung nagmulat sa ating kaisipan na napakahalaga pala ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga bagay nito. Kasi we're talking here of lives of our kababayans, di ba? And therefore, kapag ka mali ang procedure na gagawin mo on disaster response, eh buhay ang katapat nito. Kaya napakahalaga. Nakita ko naman na yung ginawa ng pulis ngayon ay mas improved kesa dun sa dati. Even in equipment, even in the pre-deployment of our resources, ay nagawa natin ito ng maayos. Even in the anticipation of our courses of action, nagawa po ito sapagkat maganda rin naman kasi yung PAGASA announcement. Maaga pa, sinasabi na nila. Alam na natin kung saan dadaan. And therefore, lahat ng mga tauhan natin sa areyang ito, nakapaghandang mabuti. At malaki pong bagay din yung kahandaan ng mga local government units natin at lahat ng stakeholders, volunteer groups,
pati na rin mismo yung tao. Sir, isa sa 10-point agenda nyo, yung action plan, yung pagkakandak po ng performance evaluation or assessment. Nakakabit din po dito, sir, yung tinatawag nating strengthening ng rewards and punishment system sa PNP. Eto, Noel, kadugtong ito noong transformation program natin. Ginagawa lang natin itong makabuluhan sa pamamagitan ng targets na magiging scorecard. No? Ibig sabihin, sa ating performance audit na gagawin, dapat ma-accomplish nila yung sinet nating targets. Dapat yung scorecard nila ay doon nakabase kung ano ang kanilang gagawin for a particular period. Kapag ka hindi nila na-satisfy ito, magiging basehan din natin yan doon sa evaluation. Ito na yung performance audit. At dahil sinabi ko na nga, we should place the right persons on the right job. Baka maging dahilan din yan upang magpalit tayo ng mga heads of offices or mga commanders sa field. So, dapat pag-ibayuhin natin ang performance. Kung ano ang nakalagay sa scorecard, no? May mga targets tayo, dapat nating i-accomplish yan. Sir, kailan po ba yung inaasahang susunod na major revamp dito sa PNP? Kasi nag-umpisa na tayo doon sa normal relief and assumption lang muna kasi may mga nagre-retire, may mga nabakante, kagaya ko, pagkabakante ko sa TCDS, may pumalit agad. Yung pinanggalingan ng pumalit sa akin, lalagyan din natin. May nagretiro last Friday, pinalitan natin. This Friday, mayroong magre-retiro rin, papalitan din natin. Lahat ng mababakante ng mga pumalit sa mga nagretiro, papalitan pa rin natin. Yung sinasabi nating major revamp ay depende yan sa performance ng ating mga nakaupo. Hindi ko muna iniistorbo ito sapagkat binibigyan ko ng pagkakataon ng bawat isa na gawin yung kanilang tungkulin. Kaya nga nakalagay dito doon sa aking slogan yung servisyong may pagkukusa. Hindi na kailangang bigyan natin ng order ang bawat isa. Hindi na kailangang ulit-ulitin natin ang instruction sa pulis natin. Alam nila ang kanilang mandate. Alam nila ang kanilang trabaho. Kinakailangan lamang may pagkukusa. Sir, matungo naman tayo sa inyong mga latest na directives. Ang isa po dito, sir, yung directive nyo sa PNPA Highway Patrol Group na magkaroon po ng accounting lang lahat ng recovered vehicles. Ano dalawang po ba yung dahilan nito, sir? Oh, dalawang bagay ito, Noel. Ano? Una, pati yung paggamit ng helmet. Kasi napapansin ko, ang pulis natin talagang ini-implement ito. Meaning, sila yung nag-aaresto. Sila ang nag-a-accost. No? However, may mga pulis naman tayo nagva-violate nito. Sila naman ang hindi nagsusuot. So, ang aking kautosan una kay General Espina ng Highway Patrol ay i-implement mabuti ito. Hulihin pati pulis natin na hindi gumagawa ng tama. Let us serve as the best example to all. Kapag ka tayo na mismong nanghuhuli ay gumagawa ng tama, meron tayong karapatan para i-implement yung batas. Doon sa pangalawa, yung gumagamit naman ng mga recovered na mga sasakyan or yung mga carnap na na-recover ng pulis natin, ginagamit ebidensya, hindi po dapat yan gamitin ng pulis natin. Kinakailangan ibalik agad yan dahil gagamiting ebidensya sa kaso. Kapag kaho kayo ay naabutan ng ating mga mag-i-implement nitong aking instruction, eh meron po kayong kalalagyan, meron kayong kaso, and this may even lead to your dismissal. Ako po ay hindi nag-aatubili kapag ka-dismissal ang pinag-uusapan. Kasi we need to regain, no, yung trust ng ating mga kababayan. We need to show yung professionalism at saka yung morality in governance. So, paano natin ito may papakita kung na lahat naman pala tayo nagva-violate?
Kaya kinakailangan lang na tayo mismo ang susunod. Pagdidismiss po ay talagang hindi ko maiiwasan. Sabi ko nga, dudugo ang puso ko habang nagdidismiss ako eh. Dahil naaawa rin ako sa pamilya nung pulis na dinidismiss ko. However, kailangan gawin ko ito sapagkat meron tayong sinumpa ang tungkulin at kung pulis pa magva-violate, grabe na pong offense ito. Mga kaibigan, mga katanungan naman mula sa ating mga kasamahan sa media para sa ating Chief PNP sa pagbabalik po yan ng talakayan sa isyong pulis. Mamaaling pulis, salamat sa iyo. Mamaaling pulis, salamat sa iyo. Ang katapat sa bawat Pilipino. Magbabalik po ang talakayan sa isyong pulis at makakasama po natin ngayon ang ilan nating mga kasamahan sa media upang magtanong sa ating Chief PNP. Ang unang katanungan po ay manggagaling kay Mr. DJ Yap ng Inquirer. Yes, sir. Sir, recently we've seen cases of children committing violent crime. For the record, sir, what's your position on the juvenile justice law? And do you share the opinion of some officials that there must be some amendments para to it? Yes, DJ, ako sa hanay ng Philippine National Police, ano, nakikita namin talaga na bumababa na ang edad ng mga gumagawa ng krimen. Tayo mismo na nalalaman natin dahil sa statistics at tayo mismo yung nag-iimbestiga. At ako ay pabor na babaan po yung edad na pwedeng kasuhan ang isang bata. In fact, kami ay nakikipag-usap sa Kongreso and even sa Senado upang sa ganun yung batas po rito ay ma-amend. Eh, kasi yung term na laging pinagtatalunan dito, yung discernment. Ang isang bata ba ay nasa tamang pag-iisip or na pag-isipan ba niyang mabuti yung kanyang gagawin? So, may panukala kaming kinakausap doon sa Kongreso na 15 years old. Sa totoo lang, meron din nagpo-propose ng 12 years old. Mababa talaga yung 12 years old. Sa ngayon, ako pabor ako sa 15 years old. Pero alam nyo, yung huling insidente, parang 12 years old yata yung nang rape ng isang 3-year-old. Eh baka namang kinakailangan mag-isip-isip pa tayong babaan pa ito sa 12. Siguro, ang Kongreso po ay talagang magkakaroon ng mahaba-habang pag-uusap dito. At sa ngayon, sabi ko nga kanina, 15-year-old siguro payag kami na ibaba pa upang ang bata ay makasuhan. Sir, just one follow-up. That's about the police response to crimes committed. Pero ano, sir, sa palagay niyo mga factors why more children seem to be committing more crime these days? Mga bata? Yes, sir. Ano pa yung mga factors? Well, ganito. Una, maaaring ang bata ay nagagamit ng sindikatong grupo. Pangalawa, maaaring on his own ay gumagawa na siya ng krimen. Ibig sabihin, may discernment siya. Alam niyang bawal yan, pero ginagawa pa rin niya. Sa dalawang dahilan na ito, parehong dapat maparusahan yung isang bata. Pati yung pagpasok sa isang grupo, sa pagkumbinsi ng isang sindikatong grupo, halimbawa, alam na rin ng bata ang kanyang ginagawa rito. Eh lalo na kung on his own ay gumagawa siya ng krimen. Yung hindi siya na-influence ng kahit na sino. Ang worst ay kung ang magulang mismo ang nagtutulak sa kanyang anak na gumawa ng krimen. May mga ganito ng instance na nalaman tayo na yung mismong magulang parang siya na ang nagkokos para sa isang bata na mag-commit ng crime for many reasons. Ano? Pero sa mata ng batas, bawal pa rin ito. Kaya kami,
naniniwala na kahit na anong dahilan dito, dapat managot ang isang batang nasa tamang pag-iisip na. Maraming salamat, DJ. Susunod na magtatanong si Mark Obleada ng Police Files Tonight. Good evening, sir. Tatanungin ko lang po, sir, ano pong ang ano niyo sa gun controls law? Mark, alam mo yung resulta ng ating firearms control summit, no? Yung ginawa natin noon, nakaraang taon, meron tayong proposal dito na ma-amend pa yung batas kasi nakikita natin na gaano man ka-agresibo ang kampanya natin laban sa mga baril, no? Eh nakakapag-bail out naman sila. Meaning, madali lang kahit na high caliber, merong corresponding amount, no, na magagamit upang, ano pa sa Tagalog ito, Noel? Yung piyansa. Makakapag-piyansa yung ating mga nahuhuli. Sa ating proposal, tatlong baril, for example, na mahuhuli sa isang tao or sa grupo ng tao na magkakasama, sana non-bailable na yan. Upang sa ganun, hindi na sila makakalabas pa at makakagawa ng krimen. Ang ating dahilan dito, may insidente sa San Fernando, Pampanga, noong mga nakaraang taon. Sila ay mang-hold up ng isang bangko. Noong hindi nila magawa ito at mukhang gahul sila, hinuli na sila ng pulis. Napakaraming baril yun. Pero bailable pa rin yun. Nakapag-bail out sila. And then nalaman na lang natin na involved police sila sa another crime. Kung sakaling hindi sila nakapag-bail out nung panahon na yon, maaaring hindi nila nagawa yung sumunod na pag-rob nila ng isang bangko or yung sumunod na department store. So mahalaga po sa amin yung maamyendahan na ang batas. Sana gawin itong non-bailable. May nakapending po sa Senate yan. Ano pong, may appeal po ba kayo sa mga senator para maging priority yung bills? Nakikipag-usap po tayo. Meron tayong mga napagsasabihan. But of course, nasa calendar po nila ito kung kailan nila mai-schedule for deliberation. Kami po ay humihingi ng tulong sa atin.